Sino o ano kaya ang pinakaunang target ng China kung sakaling magkaroon ng digmaan? Ang makipagyera laban sa China, baka ang mga US warship ay hindi ang pinakaunang target nila. Ang mga US Navy warship ay matatawag natin na nasa frontline ng digmaan at alam nila ang malaking hamon na kakaharapin kapag ikaw ay nasa unahan. Ang mga US Navy warship ay nailagay na sa tinatawag nating frontline ng digmaan dahil kung pagbasihan natin ngayon, ang mga warship ng US ay nasa frontline na upang magpatrol at ipapatupad ang tinatawag na Freedom of Navigation upang tapatan ang sunod-sunod na pagka-agresibo ng China at upang suportahan ang mga kaalyadong bansa. Isa lamang itong opinyon, ngunit sa tingin ko kung sakaling mailagay ka sa tinatawag na frontline, isa itong napakagandang pagkakataon na makita mo o mapansin mo ang kalakasan at kahinaan ng kabila. Ngunit matatawag din itong isang napakalaking hamon dahil kalimitan ikaw talaga ang uunahin. Binanggit ng isang retired admiral na si Gary Rathead, kung lumala ang gusto't laban sa China, ang mga warship ng US ay hindi lamang ang pinakaunang asintahin. Naisin ng Beijing na unang pabagsakin ang mga tinatawag na logistical supports o supply na kung saan doon umaasa ang mga US military. At dagdag pang sinabi ng dating Admiral Rathead, "We neglect logistics, and logistics is how this country won wars." Ang admiral na ito ay isang Chief of Naval Operations noong 2007 hanggang nag-retire siya noong 2011. Kwento niya na habang nasa active duty pa ako, nakipagkwentuhan ako sa isang Chinese admiral at pinahayag niya sa akin ng mabuti na ang logistic ships and planes ang pinakaunang patamaan nila dahil kung magawa nila ito, mawalan o maputol ang inaasahang supply o suporta sa mga lumalaban. Ang kakayahang manatili sa laban ang pinakakailangan, lalo na sa Pacific, na pinapaligiran ito ng napakalawak na karagatan at hiwa-hiwalay o kalat-kalat na isla. Kaya maging hadlang din ito upang mapabilis ang pagdating ng supply o suporta. Sinabi ng US Marine Corps Commandant General David Berger na nakita niya rin ang malaking hamon na kakaharapin tungkol sa supply at suporta kung sakali. Ngunit dagdag niyang sinabi, "Nagagawa tayo ng paraan upang mapaayos ang pagpapadala ng supply at suporta. Naniniwala ako na makakahanap tayo ng magandang paraan upang maayos natin ang malaking hamon na yan. Sapagkat kung makipaglaban tayo ng hiwa-hiwalay dahil sa lokasyon, kinakailangang tugunan natin ang pangangailangan ng ating tauhan. At base sa aking nakikita sa loob ng 70 years, hindi naging hadlang ang supply o suporta sa panig ng US. Huwag tayong mag-alala o mababahala kung ano ang nasa likod, kundi kinakailangang ituon natin ang ating mga mata sa hinaharap. Dahil kung nakatuon ang ating paningin sa likod, susubukan nitong sirain ang ating hanay." Big shout out to all my friends and subscribers. Sa ibang bansa, alam ko po na marami kayong nanonood dyan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, maraming maraming salamat po talaga sa inyong suporta. God bless everyone. God bless Philippines. Kapit lang, kaya natin to.